Yo, what's up mga kayo kabs? Magandang gabi po muli sa inyong lahat. Siyempre, narito na naman po ang inyong lingkod, MasterLekym. At welcome back po dito sa ating MasterLekym TV. Bago ko po simulan tong ating video na to, make sure na dapat naka-like na po tayo, naka-subscribe, at na-hit na natin yung notification bell para maging updated po kayo sa mga susunod ko pang upload na video. At ngayong gabi, meron tayo muling konting silip giya at race analysis sa karera para po ngayong araw ng Sabado, February 18, 2023, third day racing dito po sa Metro Turf Malbar, Batangas. Meron po sila inihandang 7 races na magsisimula po sa ganap na alas 3 ng hapon. Pagpauman din mga bayang karista, at 3:30 po pala start ng ating karera bukas mga bayang karista. Pagpauman din kung medyo hindi natapat yung ating mga giya ngayong araw ng Biyernes, bagamat may carry over po. Alam niyo naman po pag may carry over talaga eh. Madalas hindi tayo makakatsamba ng mga dihado mga bayang karista. Pero I hope sana this Saturday makabawi po ko sa inyo. Meron akong dalawang panolo na hindi ko medyo nakakaangat naman sa grupo para makaminus tayo sa ating mga kapital ng winner take all. Na siyempre, hindi ko na rin papatagalin pa mga bayang karista at pupuntaan na rin at agad dyan matapos lamang yung ating maiksing intro. Kaya, let's go! Mga kayogams! I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want. At gaya nga po nang nabanggit ko sa ating intro kayo na mga bayang karista, meron tayong 7 karerang lalargaan po ngayong araw ng Sabado. Siyempre meron lamang tayong pigisang set ng take all, pick 6, pick 5 at pick 4. Pagpaumanhin po muli kung kopya pa lang itong ating gamit, baka dahil bukas pa po labas ng ating mga programa mga bayang karista. Medyo tingin ko, medyo semi-yamada, pero tingin ko baka may malulumusot na dihado. Kaya kung may mga nagsisipat po kay magandang dihado, bagamat medyo manipis ng konti ating lineup, eh, huwag niyo pong kakalimutan isama sa inyong diskarte at mga rota. Kaya ito, simulan ka na ating mga konting silipat giya ngayong araw ng Sabado. Wala nang patumpit-tumpit pa. Good luck po sa inyo lahat. Happy weekend, happy racing, and start na po tayo. Race number 1, dito po magsisimula ating first winner take all event. 1400 po yung ating distance, isa itong 3-year-old maiden race mga bayang karista. Baka dito pwede magkadya doon, alam nyo naman po pag maiden madalas nagkakaroon ng mga long shot agad. Meron tayong 9 runners na maglalaban-laban dito sa karera to mga bayang karista. First choice ko, last time outstanding favorite na upset numero 4 is Sky Lover na re-rendant po ngayon ni JT Pabilik. Last run may 128.2, na segunda po ito sa isang 3-year-old maiden ng February 11 kung saan nadihado po yung nakadihado po yung nanalo ron na si Illusion from Jeffrey Sarate. Isa yung po susubukan ng renta kay Upright Sider JT Pabilik para sa ating numero 4 na si Sky Lover. Second choice ko to, Cambio Inetre, numero 6, Tenacity, narerenda naman po ni P.O. Repe. Ito naman, last run may 130.4, dumating itong tarsera sa isang 3-year-old maiden ng February 4. Doon naman po sa karirang mapanalo na ni Grand Majesty from E.G. Toy Fitzguerra. This time po, P.O. Repe naman ang rerenda para sa ating numero 6 na si Tenacity. Isinasama ko pong third choice, bagamat galing lamang ko sa pahinga, medyo tingin ko para sana makadihado. Numero 3, Bright Side, na rerendahan po ni RC Susan. Ito naman may 115.4 sa isang 1200 3-year-old maiden po noong December 17, kung saan natarsera po siya dun sa kabayong si Real Equity, kung saan si Deo Fernandez po yung rumenda sa kanya, but this time po RC Susan yung rerenda para sa derimating kabayong numero 3 na si Bright Side. Race number 1 mga bayang karerista, maiden race, anybody size. Kung may nakikita kayo magandang long shot, dagdag na lamang tayo. First choice ko po muli, horse to beat, numero 4 is Sky Lover. Second choice numero 6 is Tenacity. At third choice, isang magandang dihado, numero 3, Bright Side. Good luck. At hindi pa na tayo sa ating race number 2, kung saan magsisimula naman yung ating pick 6 event. Another 1400 meters sa itong Pilra Committing Base Class 5, 5 points. Meron tayong 5 kalok na maglalaban-laban dito. Ito yung aking 1 for the day ngayong araw ng Sabado. Unang 1 for the day ko mga bayang karisa. Solo na lang po ako. Ito sa ating numero 2 na si Matukad Island. Narerendan po ni RM Garcia. Medyo mag-aangang sa kanya itong laban na to. Sakto pa yung distansya. Hindi matatraffic sa rematian. Tingin ko pwede pa kayo una ni Onyok to pag ginusto. Kaya para sa akin solo na lang. Meron tong best time na 129.4 sa 1400 noon. Nasigunda to. Isang rating base 6 and 10. At yun po ng November 27, dun po sa karerang napanalunan ng kabayong si Cool Ma'am. From JRD Ocampo Purumenda nun, this time po, Onyok Garcia naman ang rerenda pa sa ating numero 2 na si Matukad Island. Race number 2, mga bayang karerista, ulitin ko po, solo na lang po ako, numero 2
Matukad Island. Good luck. At libre na tayo sa ating race number 3 kung saan magsisimula naman yung ating Peak 5 event. 1400 muli ating distansya. Isa itong field accommodating base class 5, 6 and 10 split. Meron tayong 11 runners na maglalaban-laban dito. Ito medyo kakalat din yung spread ito. Medyo hingin ko kakalat yung bintahan, mga bayang karerista. First choice ko, medyo mababa sa laban. Numero 4, Bonnie Avenue. Narirendahan po ni King Flores. Last run, dumating lamang itong pang-anim. Meron itong 130.4 at meron itong 7 points, mga bayang karerista pala. Isang rating base 6 and 10 noong February 12. Doon po sa karerang napanalong ng Nicolor Blas. Same rider na rin tayo, JD King Flores. Para sa ating numero 4 na si Bonnie Avenue. Makikita dahil sa unang to, may aking tulin to. Second choice ko, nagbabalik ni sa dream ating kabay. Numero 1, Kaloocan Sap. Narirendahan po ni JG Serrano. Meron naman po itong 6 points. Meron itong 128.8 last run. Dumating itong pang-apat sa rating B6 and 10. Noong November 25 naman po, doon po sa karerang napanalong ng kabayong si 616. Same rider na rin tayo, JG Serrano. Kasi nagbabalik na numero 1 na si Kaloocan Sap. Malapit na yung piyesa rito sa Kaloocan. Baka manalo ito, mga bayang karerista. Sinasama ko pong third choice, Grey Galloper numero 9, Lady Calisi. Narirendahan po ni Deo Fernandez. Ito meron naman din po itong 6 points. At meron itong 129.8 sa 1400. Dumating itong pampito na rating base 6 and 10 noong December 14 naman po. Doon po sa karerang napanalo na nung kabayong si I Tell You. From RC Susan, this time po, Deo Fernandez ang rerenda. Mas ating numero 9 na si Lady Calisi. Race number 3, mga bayang karerista, kung may nasisiyot pa, dagdag na lamang po tayo, bagamat labing sa ating kalahok dito. First choice ko po muli, numero 4, Bonnie Avenue. Second choice, numero 1, Kaloocan Sap. At third choice po, numero 9, Lady Calisi. Good luck po. At liba na tayo sa ating race number 4, kung saan magsisimula naman po yung ating Peak 4 event. Isa itong field accommodating base class 5, 6 and 10 split muni. At meron tayong 6 na kalahok lamang na maglalaban-laban dito sa karera na ito. First choice ko, Solo Irene. Baka sana makaraos na. Numero 4, Bukas Grande Island. Narerendahan po na kanyang regular jockey na si JB Guerra. Meron po itong 128.2 last run at meron itong 10 points dito sa karera na ito, mga bayang karerista. Sa isang rating base 6 and 10 nung December, ay nung February 11, sorry, nung po sa karerang napanalunan ng kabayong si Perfect Time. Same rider na rin, gaya nga po nabanggit ko, regular jockey, JB Guerra, at sa speed horse na numero 4 na si Bukas Grande Island. Second choice ko na pwede magbigay ng upset, dari mating kabay, baka hindi rin matrapik, bagamat konti silang tatakbo. Numero 1, You Never Know, narerenda naman po ni Kelby na Bobo. Meron din tong 10 points dito sa karera na to. At meron tong 128.4, dumating tong pang-apat sa rating base 11 to 15. Medyo bumaba po siya ng grupo dito. At yun po nung January 27, dun po sa karerang napanalunan ng kabayong si Victorious Passion. Same rider na rin po tayo, Kelby na Bobo. Kasi ating numero 1 na si You Never Know. Race number 4, mga bayang kasi tingin ko medyo para sa akin, single fight na lamang. First choice ko po muli, Speed Horse numero 4, Bukas Grande Island. Second choice numero 1, You Never Know. Good luck po. At lipat na tayo sa ating race number 5, mga bayang karista. Rather 1400 meters, field accommodating base class 4, 16 to 21 split. Meron tayong 11 runners na maglalaban-laban ulit dito sa karera na to. Ito medyo magandang karera din to. Pwede nyo magkadyaduan, mga bayang karista. First choice ko po, numero 8, Guerrero Warriors. Narerendahan po ni Jeffrey Tagulaw sa rati. Last time, medyo kinapos lamang ito. Meron tong 21 points dito sa karera na ito. Meron tong 127.2 last run. Nasigunda to. Same rating base, 1621 na rin po. Noong February 12, saan namitahan po siya ng kabayong si Rain Rain Go Away. Same rider na rin tayo, JT Zay. Para sa ating numero 8 na si Guerrero Warriors. Second choice ko, bagong mabasa grupo, numero 3, Captain Det-Det. Narerenda naman po ni John Alvin Guse. Meron tong 21 points at meron tong 128 plus sa 1400. Dumating tong pampito noon sa isang rating base 28 and 33. Dalawang grupo na po yung naibaba nito dito. At yun po noong January 13, yun po sa karerang napanalunan ng kabayong si Sophisticated. Same rider na rin tayo, John Alvin Guse. At sa ating numero 3 na si Captain Det-Det. Isinasama ko pong third choice, sorry mga bayang kaysa numero 7, Victorious Passion. Narerendahan po ni Pau Pau Guse. Ito naman nanalo ko noon sa isang 1400 at meron din tong 21 points ito sa grupo na to. Meron tong 127 plus sa isang rating base 11 to 15. Medyo umakit lamang po siya ng grupo dito mga bayang karista. Nanalo po siya noong January 27 kung saan tinalo niya po doon yung kabayong si Bukas Grande Island. Same rider na rin tayo, John Paul A. Guse. Pas ating numero 7 na si Victorious Passion. Race number 5, mga bayang karerista, kung may nasisipat, dagdag na lamang tayo muli. First choice ko po, numero 8, Guerrero Warriors.
Second choice numero 3, Captain Det-Det. At third choice po, numero 7, Victorious Passion. Good luck po. At narito na tayo sa ating penultimate race ngayong araw ng Sabado. Ang ating race number 6, isa itong PLR Commuting Base Class 3, 40 to 40 to 46, 47 to 53 merge race, at isa itong milyang karera. 1600 yung ating distansya at meron tayong 7 runners but 6 in betting in number lamang. Ito yung aking pangalawang solo ngayong araw po ng Sabado. Medyo angkop sa kanya yung distansya. Medyo maganda din atakbo nito this time, mga bayang karista. Solo na lang po ako dito sa ating couple entering 4 and 4A imported horse Marilag with Jan Alvin Guse and local horse 4A Aliwagwag Post with RC Susan. Marilag, galing ito sa panalo last time sa isang rating base 34-39. Meron tong 44 points dito sa grupo na to. Meron tong 125.8. Nanalo to ng February 1. Kung saan tinalo niya po doon yung kabayong si Sir William from RC Susan. Next time po, Jan Alvin Guse ang rerenda para sa ating numero 4 imported horse na si Marilag. Samantala ito naman 4A na si Aliwagwag Post ay meron din 44 points. Meron naman tong 125.2. Nasiguro to sa isang rating base 40 to 46 ng February 5 naman po. Kung saan ang nanalo po doon yung imported horse si Treasure Hunting. Same rider na rin tayo, RC Susan, para sa ating 4A na si Aliwagwag Falls. Race number 6, mga bayang karisa. Kung may nakikita kayong sakaling pwedeng umupset, huwag niyo pong kakalimutan isama dahil minsan uso din po talaga yung upset sa mga outstanding natin, mga bayang karisa. Pero para sa akin po, medyo nakakalamang na itong dalawang 4 na to. Kaya sinosolo ko na lang po muli, numero 4, Marilag and Aliwagwag Falls. Good luck po. At lipa na tayo sa ating huling karera ngayong araw ng Sabado para tingnan po ito natin mga exotic bets. Take all pick 6, pick 5 at pick 4 sa itong field record waiting base class 5, 11 to 15 split. At meron tayo ditong 13 runners na maglalaban-laban sa distansya ng 1400 meters. Ito medyo kakalat din yung betre ito, mga bayang karista. Tingin ko kakalat yung spread kasi medyo mahirap din na karera to. First choice ko, numero 4, Blue Miss, na rerendahan po ni JT Pavlik. Ito po may best time na 127.8 at meron tong 11 points pala dito sa grupo na to. Sorry, hindi ko nabanggit. Nanalo ito sa isang rating base 6 and 10 noon January 29 at ang tinalo niya po doon yung kabayong si Easy Landing. From O'Neill P. Cortez, susubukan ng renda kay JT Pavlik para sa ating numero 4 na si Blue Miss. Second choice ko, baka nandiyabang lang ng tamang Chepong Diado, numero sa Iskaraga Wonder na rerendahan po muli ni Jan Alvin Guse. Meron tong 11 points din. Meron tong 128.6 last run na segundo noon sa isang rating base 11 to 15 at yun po ng January 29. Sanang nanalo po doon yung nayamadong si G. Anchi. Same rider na rin tayo, Jan Alvin Guse. Pas ating numero sa isa si Karaga Wonder. Isinasama ko pong third choice, meron din tong 11 points. Tong numero 9 natin si Kalanggaman Island na rerenda na po muli ni Deyo Fernandez. Ito naman nanalo to noon sa isang rating base 6 and 10. Meron tong 129 flat, mga bayang karisa, noong January 18 naman po. At ang tinalo niya po doon yung kabayong si Kahit Sino Ka Pa. From Claro Saulog Pare ang rumenda. Balik ang renda ngayon kay Deyo Fernandez. Mas gamay ni Deyo to. Yung ating numero 9 na si Kalanggaman Island. Last and final race po. Kung may nasisibot pa para tingnan po ito, dagdag na lamang tayo bayang karerista. First choice ko po muli, numero 4, Blue Miss. Second choice numero sa Iskaraga Wonder. At third choice numero 9, Kalanggaman Island. Good luck po. Yun mga bayang karerista at ang ating mga kayokab sa tapos itong ating maikling video na ating konting silip at giya ngayong araw po ng Sabado. Sana po makatulong sa inyong pananaya, lalo na yung mga pangdihado natin makalusot po para makakuha tayo ng mga yummy dividends. Lalo na yung dalawang panolo natin, mga bayang karerista, sana dumusok din para makaminos tayo sa kapital ng mga exotic bets sa paborito po natin. Pinapaalala ko po sa inyo na sariling aral ko lamang po ito, puro-puro at opinion sa karera. Pagdating po ng tayaan siyempre sa takilya, mas mananoy po yung sarili nyo pong korsunada at kayo pa din po yung nasusunod. Good luck po and happy racing po sa inyo lahat, mga bayang karerista. Ako po yung nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagtutok at pagsuporta palagi dito sa ating YouTube channel. Bagamat hindi natatapat yung ating mga giya, di tayo nakakadihado eh, nandyan pa rin po kayo para sumuporta dito sa ating YouTube channel. Kaya maraming salamat po mga bayang karerista, lalo na po sa mga solid po nating mga kayokabs. Mabuhay po kayo. At bago po ako matapos sa ating video, paraanin ko itong ating ilang shoutout na nag-comment sa ating last video na itong nakarang Biyernes, mga bayang karista. Shoutout po sa inyo at magandang gabi kay Sir Jerwin Beneventura. Shoutout po sa inyo Edgardo Ramos, Albert Pineda, Ronnie Baon, Bicol, Para Uma Vlog. Shoutout din po sa inyo. Maraming salamat sa pagbisita mga
bayang karerista, Yolito Ereño Jr., Bernardo Golpo, Bonifacio Salamat, Jericho Namba, Bro RJC Channel from Brunei, Gilfredo Patricio, shoutout po kay Sir Marvin Malyari, kay Sir Victor Bueno Jr., Jose Pangilinan, shoutout po sa inyo. Ganun na rin po sa tips, series, and review. Maraming maraming salamat po at supportahan niyo po ako mga bayang karerista. Kasali po tayo sa palaro ng tips, series, and review. Supportahan niyo po ako. Sumali po ako para po sa mga tipsters, vloggers natin at sana pala rin tayo sa kanilang pre-contest. Maraming maraming salamat po sa inyong sponsor, lalo na po sa bumubuo ng tipsy race and review. Mabuhay po kayo, God bless. Ganoon na rin po kay Sir Frederick Jabil. At yun po mga bayang karista at ang ating mga kayokabs, hanggang dito na lang tayo muli. Magkita kita na lamang tayo sa susunod ko pong upload na video. Ito po yung lingkod, Master Lekym, na always nagsasabi po at nagpapaalala na ang karera po ay talagang libangan lamang at syempre tapatan na lang talaga. Minsan swerte, minsan malas. Pero pag pinagbigyan pa tayo syempre ng nasa itaas, kung ating kakalimutang magpasalamat sa kanya at tumulong sa ating kapwa. Ay ito simpleng pamamaraan lamang. Good luck po and happy racing po sa inyo at happy weekend po muli mga bayang karerista. Sa mga pupunta po ng OTB para maaga tumaya at pumila, kung ating kalimutang mag-ingat palagi. Always ko nga po pinasabi sa inyo bago matapos tong ating video to na stay safe everyone and God bless po mga bayang karerista, lalo na po sa mga solid po nating mga ka-yo-caps.